And ikaw, Uwe, ito yung list ng expectations mo dapat pagdating na pagdating mo pala sa Pilipinas. Okay? So, ano na sabihin ko? Take two. Kung decided na kayo na umuwi anytime soon sa Pilipinas, itong vlog na to, para to sa mga dapat nyong i-expect once na dumating kayo sa Philippines. Kasi medyo maninibago kayo. Okay? So, continue watching! Ito na nga, di ba? What are your expectations once you arrive back to Philippines? Dumating kami dito ng around 4:30 in the afternoon ng April 22nd. So, biro yung pagdating namin. Ano ang proseso? Paglapag ng aeroplano, paglabas nyo, merong magbibigay sa inyo ng health card na color yellow yon. Fi-fill upan nyo yon. And on the way dun sa immigration, may pila doon, may parang queue, may checkpoint. Tapos ibibigay nyo yung health card doon. Tapos tatanungin lang kayo ano pong work nyo sa abroad, blah blah blah, saan po galing. And then kukuha na kayo ng temperature, then proceed na kayo to the immigration. Pagdating nyo sa immigration, syempre ibibigay nyo lang yung passport nyo, tatatakan, proceed na sa pagkuha ng luggage. Pag nakuha nyo yung luggage nyo, sa exit, meron nang haharang sa inyo automatic. Mga coast guards yon, mga bakla. So, tatanungin kayo, OFW po ba kayo? If you say yes, proceed po dito sa linya na to. If you say no, proceed sa kabilang linya. So, sino lang naman ba ang hindi OFW? Siyempre, mga nag-travel abroad for vacation, di ba? So, pag OFW ka, sasabihin nila kung saan ka pipila. Then, doon ka na. Hanggang sa dumating ang transportation nyo. Bakit kayo pipila? Kasi dadating yung bus nyo, dadalhin kayo sa mandatory quarantine facility na ina-assign ng government sa lahat ng mga OFW na umuwi sa Pilipinas. Okay? So, mandatory po yon. Bear in mind, hindi na po siya pwedeng home quarantine. Kahit po ano pang gawin ninyo, guilty po ako doon sa lahat ng pakikiusap, nag-ready ako ng sarili kong isolation facility, but then, OWA did not approve it because that is the circular, that is the mandatory mandate, not the mandatory, the mandate of the Philippine government. So, kailangan sumunod na lang po tayo para matapos kasi wala naman tayong choice. Dire-direcho ang quarantine natin. Okay? So, balik tayo doon sa topic ko. Expectations. Ano ba ang expectations natin? Pagbalik natin sa Pilipinas, di ba? Excited tayo, babalik tayo sa Pilipinas. Sad dahil walang trabaho abroad, kulang ang pera, walang naipon, but then happy kasi makikita natin yung family natin. However, napakarami pong mangyayari bago tayo makauwi sa ating kanya-kanyang home. La 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 la. Number one na expectation nyo, delay. Okay? Delays, long waits. Bakit? Siyempre, pagdating mo doon, ito lang ha, expect nyo na to. Yung mga bus, for example, yung araw na yan, dumating kayo, for example, May 10, May 9, etc., kung ilan yung flight na dumating sa araw na yon, may mga bus, may bus na nagdadala doon sa mga OFW, sa mga lugar kung saan sila ika-quarantine. Ngayon, kapag nagka-delay doon, sa unang trip pa lang, delay na lahat yan. Kasi sila din yung same bus, same drivers na magdadala ng lahat ng mga OFW na dumating for that particular day. So, for example, sa experience ko, sa kanong kaibigan ko, dumating kami ng 4:35 ng hapon, nakaalis kami past 9 o'clock na ng gabi. Why? Kasi nga, yung mga hinatid nila sa unang batch ng mga dumating sa Pilipinas, nagkaroon ng abirya, na-delay sila, so na-delay din sila sa amin. So, parang domino, di ba? Domino effect na siya. So, ganun yung nangyari. Wala pong pagkain. Well, in my case ha, sa experience lang po namin, noong April 22nd, wala po talagang nagbigay ng pagkain. So, kami yung bumili ng pagkain namin. So, pati po doon sa pagbili ng pagkain, may queue din. Alam ko lima yung pinapalabas. So, pipila ka, paglabas ng lima, natapos sila, babalik yung lima, lima na naman ulit yung lalabas. Kasi, bakit ganon? May isang coast guard na nagbabantay. Habang bumibili, hindi po nila tayo pinababayaan na tayo lang yung lumabas. Kasi, syempre, baka naman tayo ay
tumakbo at kung saan man mawala tayo bigla, so tayo ay responsibility ng mga coast guards at saka ng OWA once na dumating tayo sa Pilipinas. At syempre sa expectation nyo, may mga forms kayong fi-fill upan. So magdala tayo ng ballpen, mga kaibigan, okay? Huwag tayong nanghihiram ng ballpen. Expect mo talaga aloofness ng mga kapwa mo, kabayan. Because, syempre, maja-justify mo naman yon. Medyo may fear na baka mahawa sila. Kasi nga, mayroong mga asymptomatic na mga tao. So, hindi natin alam kung sino yung carrier ng virus. Kaya nangyayari, syempre, aloof sila. Medyo iwas. So, nagkakaroon, minamaintain nila yung social distancing. Next, dito, napaka-sad nito. Discrimination! Kasi nga, may fear sila. Nagkakaroon tayo ng ang tawag dito, nagkakaroon sila ng fear na baka tayo yung may dala. So, nagkakaroon ng discrimination. Alam mo, makikita mo talaga yan. For example, dun sa experience namin. Dumating kami sa Batangas around 2 o'clock. Late na nga kami pinick up sa airport around 9 o'clock. Dumating kami ng 12 o'clock actually. Dumating kami ng 12 o'clock sa Chateau Royal sa Batangas. Kumain lang kami ng dinner doon. Then afterwards, proceed na kami dapat sa lugar ng facility namin, sa quarantine facility namin. But, so nagkaroon na nga ng aberya, yung mga residente, hindi nila kami, sandali, ah, coffee break tayo mga box. Hindi nila kami pinapasok. So dumating kami ng alas 12 sa Chateau Royal. Ng alas 12 ng ano ha, ng midnight. And then dumating kami sa Matabungkay around 2 o'clock in the morning. Early morning. At dahil nagkaroon ng aberya, hindi kami pinapasok, bumalik kami sa Chateau Royal hanggang inabutan na kami, tinirikan na kami ng araw. So, nag-breakfast kami around 9 o'clock doon. Pagdating ng 12 o'clock, tanghalian naman. So, nandoon kami, nakaalis kami doon mga around 1:30 perhaps or 1 o'clock. And then, nakapasok na kami ng Matabungkay. Beach Hotel. So, ang strict ruling ng OWA and Coast Guard and military dito sa Philippines. Napakahigpit po nila. Sumunod na lang po tayo kasi it's for our own safety rin naman po. Okay? Kaya kailangan makipag-cooperate na lang tayo sa officials. Huwag na tayo makipaglaban, makipag-away kasi alam nyo, isipin nyo, pagod na rin ang lahat ng mga nag-a-assist sa atin. Pagod na sila, hindi nila nakakasama yung family nila. Day and night, kulang sa tulog, alam mo na naman. Then, of course, ang mga sahod ng mga tao yan, hindi rin naman malalaki, di ba? But then, nagbibigay sila ng service sa atin para lang tayo safe na maihatid sa kung saan tayo ihahatid at meron tayong makain habang nandoon tayo sa kung saan nila tayo nilalagay. Okay? So, yun, sumunod na lang po tayo. Next, of course, pag nag-gutom, hunger, starvation, palalain na natin, magugutom ka habang nag-aantay ka ng bus. Kasi nga, siguro mga 5 to 6 hours yung pag-aantay nyo, di ba? So, syempre, magugutom ka pagdating mo galing sa ibang bansa. Ngayon, expect nyo, mataas ang presyo ng bilihin, okay? Huwag kayong magtaka, bakit ganon? Ganon talaga, may crisis. At saka OFW ka. Alam nila, may pera ka kahit wala naman. Kahit wala ka punda lang masyadong pera, nawalan po kami ng trabaho, di ba? So, wala po kami ng trabaho for this time. So, syempre, yung pera na nadala namin is napakakarumput lang po at tinitipid namin. Unfortunately, ganon talaga ang nangyayari. Ang tingin po sa amin ay dolyares. Kami mga OFW. Pero, naku po, hindi po kami masyadong mapipera. Po kami nag-abroad is to earn money din po. Okay? So, hinahinay naman po sa pagbibigay ng presyo sa amin. Kasi hindi naman po kami malaki sumahod, di ba? Okay, so yun yung number 10. Number 10 na ba? Number 9 sa mga expectations nyo. Number 10, either dalawa kayo, tatlo, or apat sa isang accommodation. But for us, dito sa Matabungkay, we are 4. Luckily, ito sa room namin, tatlo lang kami. So, me, my friend, Moshi, and then Ateline.
Depende po yun sa facility na maia-assign sa inyo kung gaano po kayo karami sa kwarto. Okay? Next, 11th expectation. 3 times a day lang po ang meal, mga bakla. Huwag po tayo mag-expect na meron tayong dessert, snacks na ganyan. Wala pong ganon. Basta 3 beses lang po tayo, breakfast, lunch, and dinner. Kung meron man kayong gustong kainin, it's either pwede po siguro, depende sa facility nyo, pwede po kayo siguro magpadala ng pagkain, magpabili. Ganon po. Pero yung sa food naman po, syempre expect nyo napakasimple ng pagkain. Sa amin, Filipino food naman po yung dinadala. Masarap naman po, minsan nga lang hindi luto yung kanin, pero na-improve naman na, okay? Na-improve naman na yung kanin, luto naman na siya, okay? Saka yung tubig po namin ay nasa labas, so nag-iigib lang po kami. Kailangan meron kayong mga water bottle na pwedeng paglagyan if in case water dispenser lang yung ipoprovide sa inyo, wala kayong sarili-sariling mineral water. Kasi syempre pag ganito di bote, medyo mahal, diba? So yung mga dispenser na lang nilalagay sa labas at nag-umukuha na lang kami ng sarili namin water. Okay, so expect nyo na yan. Next, habang nasa quarantine kayo, nasa loob lang po kayo ng kwarto. Huwag po tayong lalabas. Okay? Or nandoon lang kayo sa loob ng facility ninyo. Okay? Kasi po, syempre, kaya nga po siya mandatory quarantine eh. Hindi po siya tatawaging mandatory quarantine kung nakakalabas po tayo ng ating lugar. Okay? So, nandun lang kami. Nandito lang kami sa kwarto namin. Hindi po kami nakakalabas sa pasilyo unless kukuha nga kami ng tubig. Yun lang. Naman po na expectation nyo, boredom. Ay, totoo yan. Sandali, magkapit tayo. Maboboard po kayo. Kaya magdala po kayo ng movies, magdala kayo ng book. Luckily, ang bait ng gobyerno, may wifi po tayo sa mga quarantine facility natin. Kayo makapag-Facebook at lahat-lahat. Siyempre, lahat ng libre may downside. Mabagal ang internet. Ganun talaga yun. Adjust din po tayo ng konti ha. Makisama tayo at intindihin na lang po natin na medyo mabagal talaga. Pero siyempre, maiirita ka rin. Pero ganun talaga ang buhay ha. Ganun talaga. Last but not the least. 14 days ang quarantine ninyo, mandatory from the government upon arrival in the Philippines. Okay? So, kukunin tayo sa airport, ilalagay tayo sa isang facility, 14 days, no question. Tatapusin mo yon. Once na lumabas ka na dito sa facility from the government, pag uwi nyo dun sa lugar ninyo, another 14 days quarantine. Ulit, pack! Okay? Total quarantine days 28, 'di ba? Nakakaloka to. So actually depende naman po iyon. Kung merong quarantine na nire-require yung lugar ninyo. So yun yung mga expectations niyo pagdating niyo sa Pilipinas, quarantine kayo dito, quarantine doon. Ganun po talaga ang mangyayari. Hindi makakalabas ng kwarto, maboboard po kayo, maghanap kayo ng mga gagawin ninyo. Ngayon pa lang, habang nandiyan kayo sa country nyo, mag-isip na kayo anong gagawin nyo for the next 28 days once you arrived here in Philippines. Kasi talagang wala eh. Ganun talaga. Susunod po tayo. Ganun ang ating peg ngayon. Sumunod, maging mabuting mamamayan tayo. At sumunod tayo sa mga gusto ng gobyerno kasi para sa atin din po yun at matapos na si Corona. Kasi pag nagmamatigas po tayo, hala, matutulad tayo sa ibang bansa na ano, madami na ang sumalangit ang kaluluwa. Okay, so, diba? So this is the end of my vlog. Sa expectations ninyo, sana meron po kayo natutunan or may nakuha. Hindi ko alam kung meron kayo nakuha, pero sana naman kahit pang isa, dalawa lang na points. Meron palang pahabol. Mga ganito, mga baalot, syempre hindi po ito pinapalitan. Pinaprovide po nila, pero hindi po nila pinapalitan. If I were you, magdala na lang po kayo ng extra ninyong mga towel at saka mga pillow cover, saka yung ano, tawag dito yung sa kobre kama kung gusto nyo. Nood na lang po kayo ng next vlog ko. Ang susunod na vlog ko naman is, ano yung mga dapat nyong dadalhin kapag pabalik na kayo ng Pilipinas. Pilipinas ang article! Useful things na para sa akin ha. Ako, syempre, kung na-experience ko na doon, nauna na ako sa inyo dumating dito. So,
yun yung mga sa tingin ko dapat nyong dalhin pag travel nyo back to Philippines. Okay, so see you on my next vlog. Bye for now.